So yun, magandang umaga sa inyo mga bayan. Nandito tayo ngayon sa Juan Luna. At papuntahan po natin yung Ilaya, yung pinuntahan ni Mayor nung Lunes ng umaga. Nadismaya siya at galit na galit dahil nga po nakita niya, dadatnan niya yung puro basura dun sa kahabaan ng Ilaya Street. Ayun po, samahan niyo po mga bayan na parang update lang po to kung okay na ba yung Ilaya Street at nalinis na ba nila? May mga ginawa na ba silang pagbabago at inilagay na ba nila yung mga basurahan? At mayroon pong koordinasa na tapat ko, linis ko na sinabi si Mayor Isko Moreno. Kaya ito, tara, samahan niyo po ako sa update lang dito sa Ilaya, Divisoria. Kaya mga kasama, dito na tayo yung bungad ng Ilaya na ngayon po maluwag na rito. Maluwag na eh, oh. Wala nang masyadong nagbe... Nung pinuntahan ni Mayor, puro ano... Kalat ngayon, malinis na. Nakakalawat na puro masyo mga tao. Ta, meron na po stasyon ng polis. Ano, tapat ko, linis ko, may nakalagay. May ordinansa na po, tapat ko, linis ko, tsaka nasa gilid lang po sila lahat, walang nagtitinda sa kalye mga kasama. Karang yung mga barangay na rin mismo yung ano. Eh, malinis na mga kasama, oh. Luwag, maluwag na yun dito sa Ilaya. Palabas po tayo din sa mismong Recto, kalsada ng Recto. Sama na nakita nga natin, malinis na at maluwag itong Ilaya, hindi na mga dumi. Pag nilakaran niya po yan, so mga bayan, dito na tayo sa mismong Recto Avenue sa Divisoria. Yan na po yung pupunta ng Tutuban. Ito po yung Ilaya dinaanan ni Mayor Isko nung nakarang araw lang, oh. Ngayon po malinis na at maluwag. So ito mga sama, ito Ilaya pa rin to, yung diretso na yan, papuntahin doon simbahan ng Tondo. At mukhang maayos pa rin, nasa gilid po yung mga nagtitinda, wala pong masyadong kalat. Doon pa lang sa bungad, may makita tayong basurahan na.
Doon pala sa Bungad may basurahan eh. Kaya talaga pong wala nang mapagkakalatan yung mga tao rito. Ito naman pong Recto Avenue, napakalinis pa rin mga kasama. Kumbaga napakaluwag pa rin mga kasama. At ayan po, wala nagtitinda sa kalye, nakaantabay po yung mga kapulisan, numoronda. At may mga basurahan po. Ito yung hindi nga DPS natin, yung MTMB, mga kaagapan. Mag-alad lang po tayo ng konti, yan pa rin po yung mga street sweeper natin, yung kapulisan, no, Moronda rito. Mag-alad lang po tayo hanggang Tutuban, nakakita tayo rin sa overpass. Ito po, mag-alad tayo ngayon. Ito na po, pa One Luna. Manluna Street. Ano po yung One Luna Street? Ito pong gilid ng McDo dati, dahil nagtitinda rito, ngayon wala na masyado nagtitinda. At may kapulisan na rin po nakaantabay. Yan ang luwag oh. Yan po yung One Luna. Nagtitinda sa gilid. Pita tayo sa Tutuban, sa 168. Sa Soler naman, pupunta tayo ng Soler. Ang luwag pa rin ng Center Island. So dito sa panalukan ng Soler tsaka ng Recto, mayroon pa rin tayong mga kapulisan na nakaantabay at nananaway. Akit lang tayo mismo sa overpass ngayon para magkaroon tayo ng maayos na view. Ayan po yung daan pa Soler. Medyo maganda yung view natin dito ng Recto. Wow, eh. Ngayon lang po ito nakapagit ng Divisoria after a while. Kasi medyo tumutok po tayo sa Jones Bridge. So yan na po. Ito po yung gilid ng Recto at ngayon. May mga tindahan dati dyan, mga trapal. Nung nakita ko nga sinaraduhan. Ngayon po pagkabalik ko, demonis na pala tong gilid na to. Hindi po natin alam kung ano yung tatayo, wala pa nakalagay kung anong balak nila itayo rito. At yun nga po yung mismong bangketa, isa kuminis na rin oh, hanggang doon po sa dulo. Wala na po nagtitinda sa gilid ng kalsada. Sa Soler din po medyo maayos. At mga wires na lang talaga yung masakit sa mata.
Tabayan na natin po kung anong pong itatayo dyan sa gilid na yan, mga kasama. Dito naman tayo sa ano, kabilang side. Mas maganda po yung din natin dun tayo sa kabila. So yun mga bayan yan, no? Sinarado na po yan, dyan ang tawid ng tawid yung mga kababayan natin yan, no? Dyan natin kung paano tatawid yung mga sinaraduan na po yan, na dapat bawal na po tumawid dyan. Dati po kasi may uwang dyan na kasya pa yung tao, ngayon wala na pong uwang. Eh talagang nagagamit po sila ngayon ng overpass. Ngayon po, yung iba po na hindi makatawid dyan, dito po sila pupunta. Ayan, dito po kasi may uwang. So yun pa, ibig sabihin, ay pala nila umakyat ng overpass. Dito po sa overpass, oh, konti lang yung dumadaan, oh, yan. Pwede ka po magpagulong-gulong dito sa overpass. So, mas maganda pala, harangan na itong kahabaan ito. Parang lagyan ng parang vertical garden din, katulad dun sa Jones Bridge. So, sa view ko po rito at napakaluwag pa rin ng Divisoria. Ano po, may mga kababayan lang tayo. Dapat siguro gamitin natin yung mga ginawang overpass, underpass dito sa lungsod ng Maynila. At silbi rin po niyan is a safety para po yung mismong kalsada sa mga behikulo. Kayo na lang po ang mag-decide kung ano po makokomento nyo. Leave down below po. Ngayon lang po tayo nakabalik ng Divisoria. Binalikan po natin yung Ilaya. At minabuti na rin po natin puntahan itong Bandang Soler at itong Recto Avenue patutuban, kasama na rin sa update. Pakita ko lang po yung Soler, ito naman yung Soler. Maganda po yung mga kapulisan po natin sa Romoronda, sinisaway yun yung po, sinasaway po nila yung mga pasaway. Yan po ang Soler sa gilid ng 168 at 999 mall. Fairness, maluwag pa rin. Maluwag naman po. Wala nagtitinda sa mga gilid. May mga basurang konti. Yung mga kababayan natin talaga nagkakalat. At walang disiplina sa kanilang sarili. Pag wala pong basuran, pakidala muna yung basura hanggat makakita ka na sa basuran. No? Kung wala, sa bahay mo na lang i-dispose. So yun mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa akin sa konti lang. Sa saglit lang natin pag-check nung Ilaya. Yan sa Maynila, Divisoria. Binisita ni Yorme, dismayado at galit na galit sa nakita niya na umaga 5:30 sa daming basura. At parang nagtuturoan pa raw yung mga naging ako pang gabi ba o pang umaga. Pero yun nga po, tapat ko, linis ko ang magiging batas. Pag nakita yung basuraan, kahit hindi pa sa'yo yan, nasa harapan mo, isdamputin mo at itapon mo sa tamang basura. Kaya maraming salamat po mga bayan dito po sa Divisoria. God bless po and see you po sa next vlog, mga kasama.